Hi mga kababas! Welcome back again sa ating YouTube channel. At huwag po kayong magsasawa sa paulit-ulit kong intro, mga kababas. Okay? Maraming salamat din po pala dun sa walang sawang sumusuporta sa Baba Peace Kitchen, of course. And gusto ko lang pong i-shoutout yung mga pinsan ko at saka tito at tita ko na nasa Caloocan. Hello! Kumusta kayo? Ingat kayo dyan. And of course, don't forget to like and subscribe dun sa ating YouTube channel. Okay? Abang-abang lang kayo dyan mga kababas dun sa mga nag-request. Wait lang po, there's more. Okay, so mga kababas, ang lulutuin natin ngayon ay adobong sitaw with beef. Okay? So mga kababas, tara na at simulan na natin ito. Ang mga ingredients po na ating kakailanganin ay garlic, onion, olive oil, salt and pepper, soy sauce, vinegar, sitaw, at ang ating beef. So, yung beef po dyan, na-chop ko na ng maninipis para mabilis lang po siyang maluto. So, maghahanda na po tayo ng malinis na cooking pot. Ilalagay lang po natin ang ating olive oil. Ayan. For sure, mainit na po yung ating cooking pot. Tapos, dyan na po tayo magsusaute ng ating, of course, garlic. Ayan. So, saute lang po natin yung ating garlic. Halu-haluin, paikot-ikutin, parang love life ni Marvin. Char! Tapos, after po nyan, masaute natin ang ating garlic. Of course, ang kasunod nito ay ang ating, ano pa nga ba? Onion, syempre. Ayan. So, saute lang natin ang ating onion. Ayan, halu-haluin natin. For sure, mabilis na lang yan hanggang mag-transparent. And then, after po nyan, masaute na natin yan, ihahalo na po natin yung ating beef. Katulad nga po ng sinabi ko, manipis lang po yung gayat ko dyan sa beef para mabilis lang siyang maluto at mabilis din siyang lumambot. Ayan, so spread lang po natin ito ng bonggang-bongga, ganyan. Tapos, ayan, yung kabilang side naman. Tapos after po nyan, ang gagawin ko po dyan, tatakpan ko po muna yung ating beef hanggang sa lumambot siya ng very light. So after po nyan, ito na po yung magiging itsura niya. So haluin lang po natin, luto-luto na po yung ating beef, and then ihahalo ko na po dito ang ating soy sauce. Ayan, so haluin. After ko pong ilagay yung soy sauce, yung ating vinegar naman. Hindi ko muna siya haluin, pero ihahalo ko na dyan yung ating salt and pepper. Kasi dapat 2 to 3 minutes para maluto ang ating suka. Ayan. Sprinkle lang natin dyan ang ating salt and pepper. Tapos after nyan, na maluto na ang ating suka, isusunod na natin dyan ay ang water. Lagyan lang natin ng very light na water para meron tayong sabaw ng very light. Tapos after po nyan, ang kasunod na nyan, ang ating sitaw. Yan, ihalo lang natin lahat ng sitaw. Yan, tapos haluin ng bonggang-bongga. Tapos, tatakpan lang po natin ito at hayaan na po natin yan dyan. Maluto ang ating sitaw. And then after a few minutes, ito na po yung itsura niya. For sure, malambot na po ang ating beef at ang ating sitaw ay luto na rin. Turn off the heat at okay na po tayo mga kababas. Ito na po ang ating finished product. At sana nagustuhan niyo po ang ating vlog for today. At of course, magkita-kita tayo sa susunod na vlog mga kababas. At keep safe everyone. Bye!